morning mga paps. Nandito ako ngayon sa Sampaloc, Tanay. Kasi marami ako nakikita sa social media, sa YouTube, sa news regarding dito sa bagong batas na pinapatupad, ano, yung doble plaka. Ayan o mga paps, nandito na ako sa kanto ng Sampaloc dito sa may gasolinahan. Dito madalas nagtitigilan kasi yung mga riders pagka pupunta sa Impanta dun sa Jariel Speak. So mag-interview muna tayo ng mga riders kung ano nga ba opinion nila regarding dito sa bagong batas na doble plaka. Ayan sir, good morning. Nandito tayo sa program ng Pops Beans regarding dun sa doble plaka. Ano po ba ang opinion niyo dito sir? Okay ba sa inyo yung bagong batas na doble plaka? Tingin ko hindi eh. Bakit sir? Ano po bang... Kasi sa tingin ko hindi naman dahil sa plaka or sa mga motor yung ano eh. Kasi alam ko, para sa akin kasi paigtingin lang nila yung security ng Pilipinas. Kumbaga, nagdagan nila ng mga bagong training or mga strategy. Kumbaga, sa mga sundalo, mga PNP, Kung anumang mga alagat ng batas. Yung para sa akin kasi doon na lang nila pagandahin yung mga training. So, nakita naman natin ano sa social media kung gaano kalaki yung ano, yung gusto nilang ipatupad na plaka kasi laki siya ng envelope size. So, sa tingin mo ba mas ano yun, sagabal sa atin sa, lalo na sa katulad nating mga rider? Oo, sir, kasi katulad ng motor mo sa Mio. Kasi makukubiran yung signal light. Tapos parang madadamay pa yung headlight. Ayun. Eh, napakaabala lalo pag madilim sa lugar, sir. Ayun. So, sige guys. So, ayan po ang inputs ni Pops dito sa Sampaloc, ano. So, sige Pops, salamat. Thank you. Ride safe. Thank you. Kung tatanungin kita, sir, okay lang ba sa yung gawing dalawang plaka ng motor? Kasi ngayon yung bagong batas na ngayon natin natupad ni President Duterte. So, anong masasabi niyo po ba dun sa doble plaka? Okay lang ba sa inyo na lagyan ng plaka sa harap? Ay, malaki yun. Pampabangat natin sa ano. Sa harap? So, hindi ka ano dun? Hindi ka sakayon? Depende din kung hindi naman sasagabal na ano. Mas maganda nga yun at kita kaagad ng ano. Pinalang kaagad na pagpunta ka sa una. Ayun. Kaysa yung pagtalikod na saka malaman na ano. Ayun. Sige, salamat po, boss. Thank you. Sir, pwede makain yun ng umis. Ha? Regarding dun sa, ano, yung nababalitan doble plaka. Doble plaka? Oo. Aware ka ba dun, sir? Oo. Ano, pabor ba kayo, sir, dun or hindi? Sa gawing dalawa yung plaka ng ating motor video. Para sa inyo, okay ba yun or... Pabor ako na mabawasan yun, ano, yung prevent from motorcycle. Oo. Pero hindi ako pabor na yung doble plaka yung solusyon. Sa para maiwasan yung, kasi riding yung tandem. Feeling ko kahit yung basic lang na plaka, sapat na yun eh. Kung tama naman yung force niya. Okay. So additional expense lang yun. Tsaka walang assurance na mag-work yung doble plaka para ma-solve yung problem. Okay. Sige. Salamat sir. Thank you. Sir, ikaw na lang yung ano yung tatanong ko. Kung okay lang ba sa'yo na gawing doble yung plaka ng motorcycle natin? Sa akin hindi kasi delikado nga yun. Kasi nakita natin sa social media kasi laki ng ano, envelope. Oh. So talagang hindi siya safe para sa ating mga hindi riders. Ano? Kasi syempre yung hangin eh. So talagang sagabal siya. Katulad nung ano ba ang motor mo sir ito? Ito lalo. Lalo mga paps itong riders. Isipin natin saan mo ilalagay dito yung ano yung plaka. Sige, salamat paps. Thank you. Sir, bilang isang rider, isang ayon po ba kayo dun sa batas na gawing dalawa yung plaka ng motorcycle natin? Isang ayon ako nun ah. Ayos yun. So ayos naman po sa inyo na lagyan din ng plaka sa harap yung motorcycle natin? Ay ko mailalagay ng maayos de. So, yun lang. Pabor naman ako nun eh. Sige po. So, salamat po sa inyo, sir. Ingat po. Stay safe po. Thank you. So, hindi kayo sangayon talaga sa doble plaka, no? Okay, sige. Salamat sa inyo po. Ingat. Ride safe. So, yan ho guys. Nalaman na natin yung mga comments ng mga riders regarding dito sa bagong pinapatupad na doble plaka.
iba-iba yung ano nila, yung comments nila regarding dito. May mga nagsasabing sang-ayon sila. May mga nagsasabing hindi.